actually makipag one-on-one sa isang Hayabusa at kaya ding sabihin natin ma-dominate ang carry sa early game. So medyo kailangan mag-ingat ang mga okay. Pero again, naka-double tank na kasi yung mga taga-brand Ipro dito. Kaya yung Lolita, dinisenyo nyo na lang para kahit paano mapigilan din yung damage sa carry by the late game. Correct. At may big setup kayo. May big setup kayo. Actually, a good composition sa Aljus, pari ko. Pero lumabas dito ang Breath of the Ocean. Hindi umabot yung Wild Charge. Ladies and gentlemen, that will be a 1-for-1 exchange. Iron Hook, welcome to Hook City. Yelihis. After Nahook, alam mo yun, yung pressure na babayan, babayan. Matikyan, perfect item for the Aljus dito. That Demon Choose, ladies and gentlemen. EJ magiging main target dito. Let's go. Eto na ang kayo sa Salt Wild Charge. Mamba out EJ dito. Pero nag-grabe. Ang ganda ng combo, pare ko. Eto na ang UFO. Pinakalikod. Patay dito si EJ ngayon. And that's also the Aldous dancing around. Napansin siya ni Franco. Wala nang ult dyan. Siding. Susuntok. One punch man. And here comes the Numenon Blast na medyo napaaga yung ultimate drop waves ni Yuji doon. And now DNP. Grabe. Grabe si Hima Stacks. Super nag-scale din siya eh. Kahit puro minion-minion ka lang. Yeah. Mas priority mo nga yung minion wave eh. Kasi pare, pag nalasit mo isang minion, tatlo. Tatlong stacks. So, a total of 9 stacks ang makukuha mo. Pero yun yung sinasabi natin, combination with the Breath of the Ocean. Ladies and gentlemen, another pick-off for Brand Ipro. Yes. Hindi na pinatagal si Akai doon after the Hooker T. That is the tower dive there. On top of the rock waves, should be the finisher there. A few hits landed onto Yuji. And even hates Chaos Darkening is not enough. Hook City. Pag na-hook ka, babasa inga. Oo. Hook, parang ang ano, dumaan ng San Juan. Parang ganun. Oh, eto na naman. Piesta nga. Ayun pa. Mambout na yan. Ha? May brilliance naman. Wow. Dapat. Hindi nga nakapag-brilliance. Bobby Trick double kill. Ang dali-dali mag-follow up kung ikaw si Kadita. Ang dali mag-follow up. Bukod pa doon, pare, sa patalon. You also have the spinning light wheel. Oh, God. Coco, grabe. Eto na, kalabas sa smash. Pero gusto saan ang cancel eh. Pero one hit na lang si parang Coco dito. Chakno, tumatakbo. Ang batang siga ay mukhang 13 para sa laro natin. 2 artillery minions is gonna be pushing dito sa may pinakababa. EJ tries to put in the swing, but of course not gonna be touching anyone. Mababa pa yung timer para sa Lord dito. Sairi almost in kill range there. And a fight into the bottom late side. Okay. Agad si Dian. Nagkatalunan pero miscommunication coming up from Zuma Execration, pare. Great kalabasa, smash na sana yon. Pero ang pagkakamali lang ay natulak ng bahagya ng Hurricane Dance. So medyo nabasagan sila dito sa bandang top lane, Kuya Shields. Yes, magkakayo po si Coco, no? Parang nagbago na eh. Nagbago talaga, no? Dati Thumbs, Leomord. Ngayon, Hayabus. Siyempre, para marami ka pang takas. No, kahit pa paano. Kada season yata, nagdadagdag ng isang hero si Coco. Si Coco, si Coco Mania. Ay, hindi, si Coco Natix. Si Coco Natix. Coco Natix. Minabati ko lahat ng Coco Natix. Sa mga membro ng Swag Secretion Punisher sa mismong loob ng kanilang base, Coco will try to solo the Lord now. Yun na nga, medyo alam niya yan, Question Boo. Eto na ang Wild Charge. Hinooked yung kabayo. Ladies and gentlemen, ginawang kalesa. Alam mo yung parang sa Cowboys. Rodeo ni Rodeo. Rodeo sa mas Rodeo, Rodeo kasi mas spot eh. Parang ganon, ladies. Pati yung panda din dito. Huling-huli. Ito na naman ang basa. Yeah. Ito pa, Kuya Shinbo eh. Sa tingin ko, si Chakno parang yung Lolita. Hindi niya. Yung Lolita kasi hindi parang hindi gangster eh. Guys, seriously. Kidding aside, yung laruan kasi na Lolita, medyo semi-passive yan. Yes, kasi yes. Mag-aabang ka ng shield, yes, mag-aabang ka ng charge. Mag-aantay ka nung space ng kalaban, tapos saka ka magbubulwag. Yes, pero yes. Iba na yung gera ngayon, wala nang abangan dahil diretso agad dito sa nambangan ng mga taga-Suha Execration Punishers, itong mga taga-Bren Ipro, EG2 Frontline, ang sangkit pa ni Doc Rebo. Sakit ni Doc Rebo, the doctor is in. The doctor is in. Ito na ang kagat, ladies and gentlemen, meron Lolita Blast na magaganap dito, tanaman na dalawa. Wala ng damage. Meron mukhang bitin na, double kill coming out from Doc Rebo. Make that a victory for Bren Ipro. GG, pare ko. Napakalinis na performance mula sa Bren Ipro.